Good morning, mga kalibel! Nasa biyahe na naman tayo. Nasa kahabaan tayo ng Industrial Road. Of course, dito pa rin sa Doha, Qatar. Doha, Qatar, mga kalibel. Kung saan marami ang bigo sa pag-ibig. Maraming bigo sa pag-ibig sa Doha, Qatar. Wedding nga. Sana all. Bakit ba nabibigo sa pag-ibig? Siguro may mga tao talaga lang na naghahanap ng the perfect one. Siyempre kung gusto mo ng panghabang buhay, pipiliin mo talaga yung the perfect one and the only one. For the long lasting life relationship. May ganon long life relationship. Sana all. Wish naman ng lahat yan, kaso lang on the way the process, ongoing your relationship, talagang may mga struggle talaga na minsan hindi nakakayanan. So nag-give up ang isa't isa or nag-give up yung isa. That's why it will be happen na you're looking another guy or another girl na magpupulfill doon sa inahanap mong classification o standard. May ganon standard. Talagang ganun eh. Diba? Maganap ka ng standard para sa'yo, fit para sa'yo. Kasi alam ka naman na kung halimbawa sa isang kumpanya, kukuha ka ng empleyado, yung lumba-lumba. Yung ipapatrabaho mo ay talagang pang malakasan, pagbibigat, or either kailangan ng maliksi. So hindi mo kailangan kumuha ng lumba-lumba. Ganun din sa relationship. Kung kailangan mo ng perfect at saka magpo-protect sa'yo, magpo-provide sa'yo. But in reality, sa panahon ngayon, dapat dalawa na kayo magpo-provide each other. Dalawa kayo kumikita. Except lang doon sa may mga anak na inaalagaan, talagang papano kikita. Pero meron mga wise na mga parents na asawa na kahit nasa bahay lang kumikita. Mga wise yan. Talagang siguro 10% sa population ng Pilipinas ay meron ganun na talagang wise na nagbi-business kahit nasa bahay lang. Meron naman talagang siguro 90% ay asa lang, ganun lang. Or ang iba naman dyan, ang 5% dyan ay parehas naman may trabaho pero umaasa pa rin sa sahod ng asawa, ganun. Pero yung asawa nagpapakahirap, tapos yung kita niya sarili lang niya. Merong ganun.
hindi ko naman linalahat, pero may ganun talaga. Yung lalaki, nagtatrabaho, binibigay yung sweldo niya, pero yung babae, yung sweldo niya, kanya lang. Yung napundar niya, sasabihin niya, kanya lang. Hindi niya ini-include yung asawa niya. Yun ang masakla. Merong ganun. Lalo na pag yung mga OFW yung asawa, seaman, yung natalabaho sa labas ng bansa. Pag uwi, siyempre sa kanya lahat nakapangalan, patay na. Diba? So dapat kung meron kayong planong bibili, no, ano, eh, dapat dalawa kayo nandun, bibili. Ano, nakapirma kayong dalawa. Para puro sure. Nandun din yung pangalan mo. Kasi pag atating ng time na nagkaroon kayo ng problema at hindi nyo na nagustuhan ng isa't isa, nakapangalan lahat sa isang tao, sa isang party, sa lalaki o sa lalababae, lugi yung isa. Nangyayari po yan, pero hindi naman lahat, pero may nangyayaring ganyan. Yung effort nung partner, ibinibigay sa partner, yung binibigyan naman, sinusolo lang niya. Ganun. Pero ano man ang gagawin natin, ganun talaga ang buhay. Minsan sa buhay ko ay dadaan ang problema. Diba? Dadaan talaga ang problema, guys. Ngayon kung ano naman may problema, pwede naman nag-separate ng maayos, diba? Pwede naman ano, mag-usap. Hindi natin, hindi mo na ako kaya yung ugali ko, di mo rin ugali, di ko rin gusto yung ugali mo. Kanya-kanya na tayo para walang samaan ng loob. It's better forgive than to argue, di ba? Sasayang ka lang ng oras para makipag-argue, di ba? Hayaan mo na. Find another one. Kung gusto pa maghanap, kung hindi na, di anuhin mo yung sarili mo. Improve mo yung sarili mo. Ayusin mo yung sarili mo. Ganun lang. Kung may family, may mga anak kayo, di guide mo muna yung mga anak mo para sa kanilang future. Pag okay na yung mga anak mo, ayan, sarili mo na nga sikasuhin mo, sarili mo na yung ingatan mo. Hindi ko yung sinasabi na habang nag-ano ka sa mga anak mo, mapababayaan mo ng sarili mo. Natural. Pero, siyempre, pag ikaw na lang, yung mga anak mo may trabaho na, edi ikaw na lang ang sarili mo pinupukusan mo 100%, sarili mo na lang. Kita mo, sarili mo na lang. Mag-invest ka, sarili mo na lang. Unlike na nandyan pa yung mga anak mo, nag-aaral pa, sinusuportahan mo pa, yung kinikita mo na 100%, siguro 90 to 80% na bibigay mo sa mga anak mo dahil sa pagmamahal mo sa mga anak mo, mabigyan mo rin ng future. Ganun ang kadalasan ang ginagawa ng responsible na magulang. Like me, alright. Kasi ayaw ko naman na matulad yung mga anak ko. Pero may anak talaga ako na ayaw makinig sa akin. So ganun talaga eh, sa isang pamilya meron talagang ano dyan. Pero hinahayaan ko lang para naman hindi siya ma ano sa sarili niya, ma-pressure. Kung kailangan niya ako, I'm here, di ba? Kung kailangan niya ako, yung anak ko na medyo bagulan, kung tawagin sa Mindoro, bagulan, yung tigas ng ulo, pasaway, ganyan. Bagulan means pasaway. Eh, hayaan na lang muna natin. Yun ang gusto niya eh. Marerealize niya lang yung bandang huli na, ay, kung sumunod ako kay Papa, kung nakinig ako kay Papa, siguro hindi ako magkaganito. Hayaan natin muna siyang mamulat. Eh, gusto niya yung kalayawan sa buhay. Ayaw niya na yung inaano ng magulang. Kasi pag ako, talagang
makinig ka sa akin, dahil pag hindi, eh magkanya-kanya tayo. Ano lang yun. As long as na ako yung papaaral, ako yung gumagastos sa'yo, ako yung nagpo-provide ng lahat ng pangan, akal mo, makinig ka. Kasi yung pera hindi naman pinupulot, di ba? Tsaka hindi forever eh, kumikita tayo. Lalo na yung trabaho natin, wala tayong business. Tayo isa lang tayong trabahador. E minsan, bigla ka na lang tatanggalin. Eh, naku po. Mayroon mga kumpanyang ganun, surpresa ka na lang tanggalin. O ano, susunod na buwan, wala ka ng trabaho, maghanap pa na. Wala na, goodbye Philippines na. Ganun talagang buhay. Pero ganun man, siyempre dapat pahalagahan yung binibigay natin. Bilang magulang, pahalagahan ng mga anak natin yung binibigay natin sa kanila na suporta. Obligasyon natin yon, pero dapat obligasyon din nila na anuhin tayo. Pahalagahan yung kinikita ng magulang, kasi hindi naman madali kitain yung pera. Yes, obligasyon o responsibilidad ng magulang na bigyan ng mga anak ng magandang future. Eh, obligasyon din ng anak na pahalagahan yung ibinibigay ng magulang. Good child lang yan, ano lang yan eh. Kumbaga sa ano eh, give and take. Take and give. Ano lang yan. Kasi kung isa lang ang bigay ng bigay, di mo naman pahalagahan, mapapasaan yung pinaghirapan ng magulang. Wala. Tapos ikaw na anak, wala din. Wala rin ako pa. Wala ka rin pa rin patutunguhan. Eh, ano na yung buhay mo? Pag wala na yung magulang mo, doon mo na marerealize, ay kung nakinig lang ako sa magulang ko, eh di sana, eh di ganito yung buhay ko. Eh sana ako, kung pinag-aaral sana ako ng magulang ko, eh di sana. Hindi driver ang trabaho. Hindi lang pagiging driver ang trabaho natin, pero dahil doon lang talaga ang linya natin. Pero kahit ano pa man ang tinapos mo, pag hindi mo talaga linya, kung doon, so kung saan ka talaga tinakda ng Diyos, doon ka talaga sa ayaw at sa gusto mo. Kaya ka napupunta dyan dahil kagustuhan ng Panginoon niya. Ngayon kung natanggal ka dyan, kagustuhan din ng Panginoon niya. Basta ginagampanan mo yung trabaho mo at nawala ka dyan sa trabaho mo, kagustuhan ng Panginoon niya. Kasi ililipat ka niya sa mas maganda. Katulad ko, in my real life, dating kumpanya ko, okay naman ang trabaho ko, ayos ang trabaho, nagtatrabaho tayo, sobra-sobra pa. Pero may dumating na tao na sinisiraan ng trabaho mo, sinisiraan ka, ganun. So, siguro yun na rin ang ano ng Panginoon na malis ka na dyan. Marami pang trabaho darating sa iyo, mas maganda pa dyan. Yun ang ano ng ano. Basta ang pinaka the best lang dyan ay mahirap man yung trabaho mo, gampanan mo lang sa mabuting pamamaraan, sa legal na pamamaraan, sa maayos na pamamaraan. Darating at darating ang time na alisin ka man dyan, may mapupuntahan ka na maganda. Kasi equip ka na eh, natuto ka na, marunong ka na. So hindi na kailangan na matatakot ka pa mag-apply sa iba, kasi wala kang ganito, hindi mo alam, hindi mo masyadong experienceado. Hindi, pag galing ka na sa isang kumpanya, sa isang trabaho, pag nag-apply ka ng panibago, resume mo pa lang, tanggap ka na eh. Ganun yun. Kaya may kasabihan eh, habang may buhay, may pag-asa. May pag-asa kaibigan, huwag lang tayong bibitaw. At syempre, para magkaroon ka ng pag-asa, ingatan yung sarili mo. Digit sa lahat, huwag makalimot sa buong may kapal. Kasi may reason talaga. Siya talaga ang may reason. Siya yung may dala talaga ng ano natin,
buhay natin. Kung hindi dahil sa Kanya, wala tayo. Kung hindi pinagkaloob ng Panginoon yung buhay natin, wala tayo. Kaya minsan ako naisip ko, guys, pag ako nahihirapan, pag ako nape-pressure, dati talagang ano rin ako eh. Sige-sige na lang na pag magalit, pag pinagalitan, parang tatampo ka na ganun. Dapat pala, mag-relax ka muna. Hayaan mo. Mag-isip ka muna. Tapos, idasal mo muna. Lord, kayo na pong bahala. Dahil sa ganitong kalagayan ko, trabaho, ganito, pinagawa ko naman yung lahat. Katulad ko naman eh, nanggal ako, raurada, dahil din sa pag-uugali ko, dahil di ko na kinaya yung pinagagawa nila. Dumating kagad yung point. Wala pang isang buwan, nandyan na kagad yung mag-hire sa'yo. Diba? I-hire ka na pala. O, ito na ako ngayon. May sariling sasakyan na bigay ng company para sa trabaho, service ko, at hindi masyadong pressure sa trabaho. Minsan nape-pressure, minsan naman karamihan hindi pressure. So mas marami yung petiks-petiks lang kaysa naman sa talagang pressure na pressure. Talaga rin, ganun naman talagang life. Hindi mo may enjoy ang life kung lagi ka lang easy-easy lang. Talagang may dadaan din talaga sa'yo na kumbaga sa ano'y pipitik sa'yo. Op! Sasabihin sa'yo, op! Hinto ka muna dyan. Dahil supply na yung ginagawa mo. Ah, yan mga ganyan, mga kalibel. Pero kahit ano man yung mangyari sa buhay mo, minalas ka man ngayon, o ano man, okay lang yan. Basta ang mahalaga, huwag kang makakalimot sa Panginoon. Humingi ka ng gabay. Baka hindi ka lang talaga tumatawag sa Panginoon. Hindi ka lang talaga marunong magdasal ng taimtim. Umpisahan mong magdasal. Bago matulog, pagkising, magpasalamat. Kasi ang Lord, marunong talaga yan sa lahat. Siya yung matalino sa lahat. Ano man pinagdadaanan natin dito sa sanlibutan, lahat tayo ay alam niya kung anong pwedeng ibigay sa'yo na maaring hindi ngayon, maaring hindi bukas, sa kamakalawa, baka bigyan ka lang niya ng maganda at talaga naman nag-uumapaw na grasya. Ganun lang yan eh. Talagang nung araw pa man, sa totoo lang, kami talaga napakadukha talaga. Ang hiram kami ng bigas sa kapitbahay, walang makain sa isang araw, kamuti-kamuti lang, bigas, kakain kami ng bigas, mais na bigas. Minsan wala, kamuti lang talaga sa aking, kamuting kahoy, kamuting baging. Ganun yung life namin guys, nung araw. Tatay ko rin kasi walang pinag-aralan. Wala rin ang pinag-aralan ng nanay ko. May nakapasok naman sa school siguro hanggang grade 3. Nung araw, talagang lugmok kaya naman ako bilang anak, masakit din sa akin na tatandaan na lang tayo, magkakapamilya tayo, ganun pa rin ang buhay natin. Yung bahay namin noon na tagpi-tagpi, hanggang ngayon tagpi-tagpi pa rin naman. Pero kahit pa paano, may siminto na yung konti. Eh, hindi naman tayo pinalad na yumaman. Hindi naman tayo pinalad na. Tama lang naman ang kinikita natin para pansuporta sa magulang, sa mga anak na nag-aaral. Kaya masaya na tayo doon. Pero kung bubunusan tayo ng Panginoon, eh bakit hindi? Lahat naman tayo nagnanais na magkaroon ng marangyang buhay ka nga. Kasi marami talaga dyan na pinagpala mula pa lang pinanganak sila. Tulad dito sa Qatar, yung mga Arabo dito, talagang pinagpala sila, pinanganak sila, may kapartner na nasusi ng sasakyan, dalawa-dalawa pa, may bahay na, may wala nang iisipin. Tapos masahod na kagad sa gobyerno, diba? Pinagpala talaga eh. Yan.
Kasi ang gobyerno nila maayos, hindi katulad ng gobyerno natin. Napunta na naman tayo sa gobyerno. Naku, ang Pilipinas kasi wala na talagang pag-asa yan. Ang hirap magsalita pero sa totoo lang, malabo eh. Kahit sino makaupo dyan sa gobyerno, wala na rin. Ay, bahala sila dyan. Pag politika, wala. Bastid na bastid tayo dyan. Pero, siyempre, sabi nga, may habang may buhay, may pag-asa. Kaya, malay natin. Biglang pitikin ni God na ang Pilipinas maging Qatar din, di ba? Sa Pilipinas, maayos lang yung mga kalsada, maayos lang yung mga internet, ganun lahat. Ang daan, internet, mga ano, maayos lang yan. Unang-una kalsada, mga infrastructure, maayos lang yan. Talaga naman. Malaki nang ginawa sa Pilipinas. Maayos yung mga kalsada na gumagawa ng tulay, mga lahat ng mga pupuntahan. Malaki yung katulad dito ng kalsada, malapad. Uunlad na yung Pilipinas eh, pero wala eh. Sana lang may pag-asa pag may buhay. Sige lang. Ganun talaga eh. 21 minutes na pala tayo, guys. Laban na pala ng inalak. Laban na pala ng chika natin. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Laban lang. Sabi nga ng kasabihan, laban lang! Lalo na yung mga mag-boyfriend, mag-girlfriend na gustong mag-asawa, mag-lipin-lipin. Ako po, masaya lang sa una yan. Pag nagkaanak kayo, ha, yan na yung kalbaryo ng buhay nyo. Di ako, ganun ako eh. Pero kahit paano, nung nakapag-asawa ako, nagkaroon ako ng anak, may trabaho ako. Hindi naman ganun kalakihan ang sweldo, pero naisusurvive ko. Kaya hanggang doon lang. Kaya nung bandang uli, din nagkahiwa-hiwalay din, di ba? Pero ang malaga doon, yung mga anak mo, di mo pinabayaan. Alright? Alright. Mahaba na yung kwentuhan natin, mga kalibel. Maraming salamat. Kung nakabot ka dito sa ating video, maraming salamat. God bless sa iyo. Ingatan ka lang kung may kapal at laging gumawa ng mabuti sa kapwa. At huwag makalimot, manalangin.